Sige, sige, Grace. Unsa ang role sa mga IP leaders karong naa sa IP elders karong naa epidemya? Kuya kay dito lang kamo answer or dili lang. Si Joanne, Ate Joanne, sige Ate Joanne. Ako po uli. sa amin po kasi po yung mga matatanda po namin, malakas pa po yung ano paniniwala na ang lahat ay nadadala sa dasal. So, meron pong yung pumutok po yung balita ng tungkol po sa COVID, meron pong ginawang ritual. Nakalimutan ko lang po yung tawag ng ritual na ginagawa nila. Yun daw po ay parang inaalay nila sa espiritu na ano yun? Yung basta para wag dumating or protection. O protection sa para sa community na ilayo doon sa pandemic na yon. Tapos dito din po sa LGU as kasi yung Bukidnon is ang Impasug-ong is tribal capital po ng Bukidnon, through po ng effort po ni Mayor, meron din pong ginawang ritual dito po sa lungsod para po doon sa pandemic po. At saka marami po silang mga katutubong ano pamamaraan ng pagprotekta po ng kanilang mga sarili at saka ng kanilang mga komunidad. Opo, 'yun po. Same po kay na Juan, lahat po ng mga barangay sa amin nag-conduct din po ng ritual na para daw umalis na yung virus, protection po sa mga tao. So, yung sa IP leader naman po namin, they coordinated also to the LGUs to conduct for the whole municipalities for the said ritual. Nakalimutan kasi yung mga ritual sa amin, ma'am, may mga pangalan yun. Hindi ko lang talaga ma-identified. Ako na lang po. So, pwede po akong mag-add? Sige. Sa ibang community po namin, like for example, sa Miss Ordin po, yung role po ng mga IP leaders or elders po ay more on peace of mind sa kanilang mga community. Kasi hindi ko po ma-explain ng maayos, pero there's something po sa kanilang paggawa ng kanilang traditional na pamamaraan at kanilang way of clearing things or pagklaro ng mga bagay-bagay. Like for example, yung pandemic, lahat po tayo nalito. Sila rin po, mas nalilito rin kasi medyo mahirap yung communication. Pero may something po sa kanilang mga elders na may mga offer of advice na magkakaroon sila ng peace of mind yung community. So, yun po, isa yung pag-perform ng ritual for protection, ganun po. Luz, may mga iba pang questions na nakahanay. Ang tanong mula kay Ivy. Kay Ivy, babasahin ko na lang. Paano makakatulong ang paggamit ng wika ng katutubo sa pagpapalawak ng kaalaman sa COVID? May ginawa bang aksyon dito ang local government unit? No? Narinig nyo, malinaw ba yung pagkabasa ko? Paano makakatulong ang paggamit ng wika ng katutubo sa pagpapalawak ng kaalaman sa COVID at anong ginawa ng LGU? Kasi nabanggit din kanina sa pagbabahagi na naging problema yung language barrier. Yun ang sinabi kanina ni Claricel, ano? Hindi maunawaan ng katutubo yung salitang protocol, hand washing. Sige, Claricel. Ano po, ma'am, mas naiintindihan nila kasi yung meron po, hindi naman po lahat kasi sa amin yung labi na, lalo na yung mga na
nasa bundok talaga, nakakaintindi ng English. So mas naiintindihan nila yung mga guidelines at protocols. And so far naman po, nagagawa naman po nila. And before we do it po, ma'am, yung IEC, we discuss it po sa mga BLGO po. It was a kwan po, kanang parang kwan na lang po ng BLGO na tulungan yun, lalo na yung mga volunteers. Kasi medyo, at first kasi ma'am, medyo may conflict kami. Kasi ang akala nila, mag-wear ka lang ng face mask, pupunta ka ng lungsod or cities. Isa amin, parang gusto namin i-implement yung kahit pumunta ka na lang ng kapitbahay, kailangan mo yung mag-wear kasi hindi naman nakikita yung virus. So nakakatulong talaga siya ng malaki. Kaya mas naiintindihan po nila yun. Oo. So yung mga protocols at guidelines tin-translate nyo sa yes, local po. Dialect. Anong dialect? Ano yung sa amin Higaonon? Po, ma'am, Higaonon po at Bisaya. Ah, okay. So may Higaonon version na kayo ng protocol. Yes po. Very good. At, ano po 'yun, ma'am? Printed, nagbigay kami ng leaflets po. For at ang pastos doon ay ang LGU para magpa-print. Ang barangay po. LGU. Okay, ang barangay LGU. Okay. Sige. So, meron pa bang ibang sasagot mula sa ibang lugar? Sina Imelda or Joanne, may idadagdag pa bago tayo pumunta sa susunod na tanong? Wala man. Sa amin, ma'am, hindi naman barrier sa yung dialect kasi... Naging barrier. Hindi na po, ma'am. Kasi marunong naman yung mga kuha namin, mga katutubo namin doon, marunong naman makaintindi naman sila ng Bisaya at yung English, konti na mga Tagalog at English. Ah, okay. Ah, so meron din naman kayong Tagalog na materials na napakita sa kanila? Hindi naman, ma'am. Tagalog. Pero kung mag-AAC kami, ay ginagamit namin yung mga Bisaya. Fluent naman sila intindi na ang Bisaya, intindi na. Okay, sige. So, salamat. Salamat. Merong pang isang tanong? May dadagdag ka, Grace? Wala po. Okay, sige. So, merong isang tanong mula kay Cherry Lynn Reyes. Magandang araw. Cherry po ito sa lay pastoral worker. Lay pastoral worker from the Diocese of Imus here in Cavite. Meron pala tayong taga Cavite. Sa usapin ng kalusugan o panglawas no ng ating katutubong kapatid, meron po bang case ng COVID sa mga katutubo? Meron ba kayong COVID positive daw sa inyong lugar? Diyan sa Impasug-ong, Hagpa, Sumilao, meron ba kayong COVID positive? Sa awa ng Diyos, ma'am, wala naman. Siguro yung kwan lang. Maigi naming pagsunod sa protocol. Protocol, yun na nga. Siguro yung kwan pa rin yung mga guidelines ay palagi naming pinapaalala sa mga tao, mga kababayan namin. At mayroon namang mga executive order sa aming barangay na magkandak ng recorrida 2 to 3 times a week para manatiling na sa kanilang kaisipan na kailangan mag hand washing, magsusuot ng face mask at mayroon din kaming ordinansa or barangay ordinance balaod noon na kailangan magsuot ng face mask kung lumabas sa mga bahay. Yun lang ang aming mga ipinatutupad. Okay. Sa amin po, sige. Ma'am, nagkaroon po kami ng dalawang positive, pero lahat po yon LSI, locally stranded individual po, galing po ng Luzon. So far naman po, yung dalawa sa ngayon is recovered naman po. At saka yung galing na sila ng airport, direkta na po sila dito sa province, dito sa Arekalay, for medication po at quarantine. So nag-quarantine sila. Yes. Ngayon ay kasi COVID. Kasi ay ka ma'am, quarantine lahat talaga dito. Pero dahil COVID positive sila,
COVID positive talaga sila? Hospital po talaga sila, ma'am. So na, okay. So under treatment. So hindi na sila nakapunta ng lungsod namin, ma'am. Direct na po talaga dito sa ano provincial hospital po ng Malaybalay. Okay, sige. Salamat. Hopefully, nasagot ang tanong ni Sherry. We go to the next question. May tanong din si Carol. Si Carol ay isang kasama rin namin sa MedNet. No? Carol, ikaw na magtanong para makita ka rin naman. Carol. madilim ako, Luz. Ay, Eva, eto. Sige, okay. Hello kay Clarissel. Makikita man ako, no? Kay Imelda, kay Grace, at saka kay Joanne, at may isa pa, si Kuya. Carlito. Actually, dalawa yung tanong ko. So, unang tanong, kaugnay doon sa sinasabi niyong security, no? Issue pa yung halimbawa sa San Fernando, yung fighting between the MTA and the military, and at may isang bata na namatay na sa crossfire. So ang tanong ko, nagkaroon ba ng pag-explore ang simbahan, ang mga leader ng mga katutubo, ang inyong organisasyon at iba pang mga organisasyon, na pag-usapan ang ceasefire kaya or peace zone, kasi matindi ang epekto sa komunidad, kasi sa lahat naman tayo sa Pilipinas apektado tayo sa pandemic, no? Yung mga restrictions na apektado na yung ating pamumuhay, how much more sa IT communities, sa inyong komunidad na matagal nang na confront sa usapin ito. So yun po, no? So nag yan ang katanungan ko, kung nasubukan ba yan, ano ang posibilidad niya, no? At sabi ko na rin yung pangalawa kong tanong, worldwide and even dito sa ating bansa, tumataas ang insidente ng violence against women and children dahil sa lockdown, no? Against women and children. So, tumataas siya. Yan ba yung mga dahil nga ang mga kalalakihan walang trabaho, galit, so nabubuntong sa mga asawa o mga bata, no, yung naggamit ng lakas, nabubugbog na ganyan, no. Yun yung report sa Pilipinas and worldwide, most countries in the world. So curious ako kung ano ang usapin na yan sa inyong mga komunidad. So yun po, maraming salamat. Actually po, ma'am, medyo doubtful po talaga ako kung ano yung naging action ng gobyerno doon, pero so far po meron lang pong mga military presence po sa ibang barangays, nagsistay po sila, lalo na yun po yung ano ko doon sa yun naman sa bata is parang sila yung tawag nila naman na parang nagano sila nag pinaghahabol nila yung mga NPA ngayon, pero yung kasi ano, ma'am, wala talagang nadakip noon na taga kabila, so di ko talaga masagot kung ano yung naging action po ng gobyerno doon sa bata. Pero Claricel, dahil sa ganong sitwasyon, yun ang pinaka-curious ako. Meron bang pagsubok na mag-uusap o nag-initiate ba yung church, mga leader ng yung mga lumad leaders natin na mapag-usapan yung wala po, ma'am. Yung peace, parang tigil putukan, tigil away, pwede ba ganon? So, actually po, ma'am, ever since kahit wala pang COVID, kahit may ceasefire po, yun yung taga-kabilang eh. Ano po, nasa gobyerno. Tapos confident sila na ceasefire. Bigla na namang may ambush. Tapos it was done by the